Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na minahal ang kanyang asawa. Siya ay si Lourdes. 7 taon ang tanda sa akin ni Wilson. Ganun pa man, teenager pa lang ako. Minahal ko na siya ng sobra. At yun, ang hindi ko na itago kay Daddy. Congratulations, Wilson. Department manager ka na ngayon, ha? Salamat, Lourdes. Binabati rin kita, Wilson. Thank you very much po, Sir Donato. Pangako, hindi ko sisirayan ang tiwala ninyo. Excuse me, Wilson, Daddy. Sikasuhin ko muna yung mga dumating na empleyado, ha? Sige, anak. Naihiya po ako sa inyo, sir. Binigyan niyo pa ako ng special dinner? Well, treat ko yan sa'yo, iho. Dahil sa pagiging masipag at tapat mong empleyado ko for 12 years. May ba ako? Bakit nga ba hanggang ngayon na hindi ka pa nag-aasawa? Kaya mo namang bumuhay na ng pamilya. Yeah. Wala pa naman akong girlfriend, sir. Isa pa, marami pa akong pangarap sa buhay. Tulad ng ano? Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo para mabuhay ko ng malinawa ang pamilya ko. Yung babaeng pakakasalan ko. Hanga ako sa pananaw mo. Kaya lang, kulang pa yung ipon ko para sa negosyong gusto ko. Magkano naman ang kulang? Mga 300,000 pa. Maliit lang pala. Pero hindi madali mangutang, sir. Mahihiramin kita. Hindi po kayo nagbibiro? Hindi binibiro ang ganitong bagay, Wilson. Maraming salamat po, sir. Pangako, oras na kumita kagad ang bubuksan kong business, babayaran ko kagad kayo. Kaya lang, lahat ng pera ko, inilalaan ko kay Lourdes. Ang gusto ko kasi, mapabuti siya kahit wala na ako. Ang totoo nga, gusto ko mag-asawa na siya. Pero wala pa po siyang nobyo. Pero, may mahal na siya. Matagal na. At ikaw yun, Wilson. Sir Donato? Mahusay pumili ang anak ko. Dahil bagay kayo. Responsible at masipag ka. At ang aking anak naman, isang responsableng babae. Magiging mabuting asawa siya sa'yo. Ano? Pakakasalan mo si Lourdes, Kuya Wilson? Bakit? Nakakagulat ba ang sinabi ko, pinsan? Kasi naman, hindi mo naman siya nobya, di ba? Pero nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. At sinagot niya na ako. Ha? Totoo pala talaga ang sinabi ni Sir Donato. Doon pa, mahal na ako ni Lourdes. Teka lang ha. Kaya mo ba siya pakakasalan dahil sa utang mo sa daddy niya? Parang ganun na nga. Naiiya kasi ako kay Sir. Kuya, mahirap yung gagawin mo. Baka hindi rin magtagal ang pagsasama niyo ni Lourdes. Matututunan ko naman siguro siyang mahalin. Pareho naman kaming walang katipan . Congratulations, Wilson. Lourdes. Thank you po, Daddy Donato. Thank you, Daddy.
Okay, pwede na ako mamatay. Panatag na ako. Dad, huwag mo naman sabihin yan. Dahil may mag-aalaga na sa'yo, anak. Hindi ka na mag-iisa. Oh, Dad, ayoko marinig yung salita na gano'n. Siya nga naman ho. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Sa bagay, dapat nga pala, bago ako mamatay, makikita ko muna ang aking magiging apo sa inyo. Daddy, mabuti naman ho pumasyal kayo rito. Paano nga hindi? Matagal na kayo hindi pumapasyal na mag-anak sa akin. Oh, sorry, Daddy, ha? Pasensya na. Busy kasi si Wilson itong mga nakaraang buwan, eh. Ako naman, abala sa pag-aasikaso sa aming bahay at sa aking mag-ama. Nasaan nga pala ang apo ko? Eh, pasalubong ako kay Jan. Kaya na magugustuhan niya ito. Ay, nandun siya sa kwarto niya. Wala pa bang kasunod si JR? 4 years old na siya. Ano ko, Daddy, masyadong busy sa negosyo ang asawa ko. Ayoko naman siyang madaliin. Bumibisita ka ba sa negosyo niyo? Oh, sa office? Sad to say, hindi. Bakit? Dapat, bilang asawa ni Wilson, alam mo rin ang tungkol sa negosyo niya. Alam ko naman o yung tungkol sa negosyo niya. Eh, hindi ko nga lang magawang bumisita sa office kasi nga, dahil sa pag-asikaso pa lang sa asawa ko, naku, kulang na yung panahon ko. Mahal na mahal mo talaga si Wilson. Daddy, siya po ang buhay ko. Anak, huwag mo namang kalimutan ang iyong sarili. Magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo. Babe, nagustuhan mo ba yung dinner na inihanda ko? Oo naman. Gustong-gusto, Sophia. Busog na ako eh. At mamaya, bibigyan naman kita ng isang masarap na tulog. Ganito dapat inaasikaso isang pagod na businessman. Alam mo yan ang gusto ko sa'yo eh. Mahusay ka ng katuwang sa negosyo. Mahusay ka pang magpaligaya? Hindi katulad ng asawa ko. Puro bahay lang nga lang. Hindi pala ako maalalayan sa opisina. Ay, gano'n naman pala eh. Bakit ka pa nakikisama sa kanya? Hiwalayan mo na siya at magsama na tayo. Hindi gano'ng kadali yun, Sophia. May utang na loob ako sa daddy niya. Oh, pero di ba bayad ka na sa hinara mo doon sa matanda? Oo, matagal na. Ay, di pwede mo nang iwan yung anak niya. Gusto ko, kung iiwan ko si Lourdes, yung may dahilan. Ayoko masira ako sa mga tao, lalo na sa mga koneksyon ni Daddy Donato. Teka. Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat nating gawin. Paano? Sa paraang naisip ko, siya masisira sa mga tao. At ikaw, ang siyang magiging kawawa. Oh, tauhan ka pala ng asawa ko? Opo, Ma'am Lourdes. Bakit ka na pa rito? Anong sadya mo? Ipinakukuha po sa akin ni Sir yung isang cellphone niya na naiwan dito sa table, sa kwarto niyo. Oo, naiwan pala niya yun. Hindi ko napansin. Ayan, hindi ko tuloy nahabol sa kanya. Sandali lang ha, kukunin ko sa loob ng kwarto. Ay naku, tiyak na namang problema si Wilson na yun. Ang cellphone pa naman na yun ang lagi niyang ginagamit sa kanyang mga transaction. Huwag mo na ilabas yan, Lourdes. Ha? Bakit ka pumasok dito sa kwarto? Lumabas ka. Huwag kang mag-alala. Lalabas din ako. Pero pagkatapos ng gagawin... Huwag! Ano ba? Nagiwan mo ako? Ano ba? Maawa ka! Huwag ka na. Magpumigla. Sandali lang naman ito. Huwag! Huwag! Huwag!
ang ibig sabihin nito? Minsan, hinahasa ako nitong tawad mo! Lourdes, huwag ka nang magkaila sa asawa mo. Sabi mo na sa kanya lahat para makapagsama na tayo. Walang iya ako! Wala tayong relasyon! Hinahasa mo ako! Hindi ko ang panayang magagawa mo sa akin to, Lourdes. Maniwala ka sa akin, Wilson. Hindi ko ka kilalang taong ito eh! Wala kaming relasyon! Umayos ka sa harap ko, mga hayop! Anong kaguluhan ito? Daddy! Daddy, Drago! Anong ibig sabihin nito, anak? Bakit wala kang damit ng lalaking ito? Pinagtak sila na ako ng anak ninyo. Nahuli ko sila ng lalaking ito. At dito pa sa kwarto namin! Daddy! Hindi ko kayang gawin yun sa asawa ko! Dumating dito ang dati na yan! Tauhan daw siya ni Wilson! Pinakukuha yung cellphone! Kaya pumasok ako sa kwarto! Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa'yo! Ituloy mo, anak! Pero sumunod sa akin yung lalaki yan eh! Pinagsamantalahan niya ako! Dapat tumawag tayo ng pulis! Lucas! Lucas! Tumawag ka ng pulis! Dali! Opo, sir! Kailangan maimbestigan at makulong ang taong ito! Sandali, sandali lang! Wala sa usapan natin ito, Wilson! Ano? Anong usapan ang sinasabi mo? Ha? Ikaw, si Sofia, di ba? Ako nga. Sino ka? Walang iyok. Ay! Walang iyak kang magmasluma ka! Sino ka para sambalin ako? Alam mo ba, pwede kitang kasuhan? Ako ang magredimanda sa'yo! Dahil ako ang babaeng pinaghahasaan niyo ni Wilson sa pinsan mong si Dante! Ate Lourdes, Joanna, hindi ko akalain magagawa sa akin ito ng pinsan mo. Pinahal ko siya ng lubos. Napakasama niya. Napakasama niya. Nahihiya rin ako sa ginawa ni minsan, ate. I'm sorry. Lourdes! Lourdes, patawarin mo na ako. Pakiusap. Alang-alang ba na sa ating anak? Patatanggap ko sana. Kung hiwalayan mo ako at ipagpalit sa iba. Pero ang ipaghahasa pa ako para magmukha kang malinis, kalabisan na yun, Wilson. Lourdes! Pagturosahan mo ang mga kasamaang ginawa mo. Hanggang ngayon, kabilanggo pa rin si Wilson at Dante. Ako naman, maligayang nabubuhay at itinataguyod ang aming anak. Malungkot man ang naging wakas namin ang aking asawa. Minamahal ko ang alaalang iniwan niya sa akin. Ako po si Lourdes at ito ang aking buhay. Importante na ang tao ay marunong makontento sa mga bagay-bagay na kanyang nakakamit upang ang kaligayahan sa kanya'y manatili. Mga nagsiganap, Yunel Banamin, Maynard Landicho, Jenalyn De La Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, at Rosana Villegas, sa papel na Lourdes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyer. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito
ang aking buhay.